140. Sister Shai, ready na po tayo ha? Sister Shai, go. Magandang gabi na naman po sa lahat ng ating mga kapatiran, sa ating pananampalataya, at nagbabalik na naman po tayo sa ating tipa ng tuwing 8 p.m. ang Upper Room Conference, One in Prayer Against COVID-19, Day 140! Sister Shai! Amen! Balihin po natin ang ating Yahweh El Shaddai at welcome po sa ating Upper Room Conference, One in Prayer Against COVID-19, Day 140! Amen! Balihin natin ating Yahweh El Shaddai dahil 10 days na lang, 150, and then another 50 days, 200 days na tayo. Amen! Kaya abang po tayo sa mangyayari sa ating 200 days. Amen! Kaya ito po ang inyong kapatid, ka prayer partner, Sister Shai, your prayer warrior, Ate Joyce. Amen, amen, amen. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. At welcome po dito sa ating Upper Room Conference, One in Prayer Against COVID-19, Day 140. Ito po inyong kapatid, ka-prayer warrior, Sister Joyce. Brother Jun. At Sister Joyce! Pasimulan na natin ang papugpuri at pagsamba at tayo ay pangungunahan ng ating napakagaling at anointed na youth for El Shaddai na pinagpapala, ililibre daw tayo niyan, Sister Joyce. Sa papangunahan tayo sa pagpupuri at pagsamba niyang ating maganda at anointed na warrior, si Sister Kit Punsalan from Cavite, Philippines. Sister Kit, take it away. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. At ngayon po, narito naman po ulit tayo upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa ating Panginoon. At hindi na po natin patatagalin ito, tayo na po yung magsimula. Pero bago po tayo magsimula, sigaw niyo muna. Ang Panginoon ko ay sapat na at higit pa. Hallelujah! Ulit po. Ang Panginoon ko ay sapat na at higit pa. Hallelujah! Sa kawalan pagpapalamoy, laging laan di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi makukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa.
pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na, at higit pa. Laging laan, di matatakot sa pangani. Pagkat naririyan ka palagi, matitignan sa pagsubok. Ang pagsama mo'y yakatupos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, o napakabuti. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na, at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ikay sapat na, at higit pa. Magkukulang ang Diyos sa lahat sa ating buhay. Hallelujah! Sumayaw, sumayaw! Ialay natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Sapagkat siya ay sapat na ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ikay sapat na, ikay sapat na, at higit pa. Naniniwala po ba kayong lahat na ang ating Yahweh El Shaddai ay sapat na at higit pa? Kung naniniwala po kayo, ako po ay lubusang naniniwala rin po. At share ko lang po sa inyo na ano po, simula po nung na-aksidente po ako sa bisikleta, ako po ay hindi pumapasok sa opisina. Tapos po, nung last payday po, inaasahan ko po na wala po akong sasahurin. Dahil po, hindi po ako pumapasok. Tapos po, hindi ko po naaayos yung attendance ko po. Pero po, yung aming leave po is with pay naman. Pero hindi ko lang po talaga naaayos yung attendance ko. Pero po, nung pinasilip ko po yung account ko po sa manager ko, kumpleto po yung sahod ko. Kaya, praise the Lord, hallelujah. Ang Diyos ay kailanman sa buhay natin, sapat na at higit pa, hallelujah. At patuloy po tayong aawit, sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. Nais ko pong i-share sa inyo ang isang napakagandang Bible verse po na ito, na nagmumula po sa aklat ng mga awit.
chapter 27, verse 4. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hinihiling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at iyong patnubay niya ay mata mo. Hallelujah! Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah! Ipikit niyo po ang inyong mga mata at awitin mo itong awit na to para sa ating Panginoon. Hallelujah! Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pa papabayaan sa iyo lamang. Matatagpo ang sa sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, hallelujah! Hallelujah! Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo sa dakong lihim. O Panginoon, sa lahat ng kapurihan, magpakailanman. O hallelujah! Hallelujah! Sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailan.
sumpungan ka sa dakong lihim. O salamat, Panginoon. O purihin ka. Sa'yo lahat ng kapurihan magpakailanman. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, luwalhati ng dakilang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, dakilang Yahweh El Shaddai, ikaw ang aming Ama na sa nasa langit, na pinagmumulan ng lahat ng bagay na meron kami. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin sa kabila ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Panginoon, minsan pa kami po'y nandito po muli, Panginoon. Nagkakatipon, Panginoon, bagamat magkakaiba kami ng lugar, Panginoon, nagkakaisa naman kami ng damdamin, Lord God. Nagkakaisa po kami lahat na itaas ang dakilang pangalan. Nagkakaisa kami, Panginoon, na ika'y pasalamatan, papurihan, dakilain at luwalhatiin, Panginoon, sa lahat ng kamanghamanghang bagay na patuloy na ginagawa mo sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Bago ang lahat, Panginoon, nais po naming aminin sa iyo ang lahat ng aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Lord, alam po namin na wala pong nalilingit sa inyong kaalaman. Kaya naman samot dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming linisin, Lord, mula ulo hanggang talampakan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong puso, Lord God. Pusong tulad ng sa iyo, Panginoon. Pusong marunong magmahal, pusong hindi mapanghusga, pusong marunong maglingkod, pusong marunong umintindi. Panginoon, minsan pa nagpapasalamat din kami sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin, Lord God, mula nung araw na nagsimula itong Upper Room Conference, Lord God, up to now, day 140, kayo po ay patuloy na sa amin ay sumasama, nananangan, sa amin po ay nangunguna at nagpapala. Samot na langin namin, Panginoon, pagpalain niyo po ito. Mula umpisa hanggang wakas, Panginoon, silang lahat na gagamitin mo. Silang lahat, Panginoon, na gagawin mong daluyan ng iyong pagpapala sa amin pong lahat. Bless them mightily, O Father God. Pagpalain mo rin, Panginoon, silang lahat na nakatutok ngayon, Panginoon, dito po sa Zoom. Maging silang lahat, Panginoon, na inaabot ng broadcast, Lord God, in Facebook Live. Saan man sila naroon ngayon, Panginoon, samot na langin ko sa pangalan ni Kristong anak mo, ay patuloy mo silang abutin, Panginoon, ng iba pagpalat na paghimalang kamay. Lahat ng mga nangihina, patuloy niyo pong palakasin. Silang lahat, Panginoon, na may mga pagkukulang, material man, financial, Panginoon, you are our Jehovah Jireh. Silang lahat, Panginoon, na may karamdaman, hipuin niyo, Panginoon, at padaluyin ng kapangyarihang nagpapagaling sa kanilang mga katawan, Panginoon. At Lord, pagpalain po ninyo ang mabuting balitang aming tatanggapin sa pamamagitan ng mga lingkod mong tinawag, Panginoon. Hayaan mo ito'y patuloy na magsiti mo sa aming puso, Lord God. Patuloy mo ito, Panginoon, itanim. Hayaan mo ito, Panginoon, mamunga, Lord God. And grant us the grace, Lord God, to put them into practice. Lahat ng aming natutunan, lahat ng aming tatanggapin, Panginoon, para po ito'y aming maisabuhay. Ito po ay aming maibahagi. At ito po, Panginoon, ay ang maging napakagandang palatandaan, Lord God, na kami po iyong lingkod, kami po iyong mga anak. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo muli itong Upper Room Conference. Samot na langin namin, patuloy mong padaluyin ang iyong kapangyarihan. Patuloy mong padaluyin ang iyong spiritong banal, Lord God, sa lahat ng aming mga internet connection, nang ito po'y aming tanggapin. At ngayon pa lang, Panginoon, binabalik na po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Lord. At alam po namin maging lahat ng hindi kayang banggitin ng aming mga labi ay alam mo na at tinugon mo na sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen, 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 amen. Palakpak, palakpak, palakpak sa ating Panginoon. Purihin, purihin, purihin ang ating Diyos. At muli po, isang magandang, magandang, magandang buhay sa ating lahat na natito sa Upper Room Conference. At welcome, welcome po sa ating day 140 ng ating URC. Glory to God, glory to Christ Jesus. At ito pong ating Day 140 ay mapapanood via the FB account of Brother June Gonzalez, the gentle and kind servant. Ay, the gentle and kind prayer warrior. Amen. Glory to God. At sa oras pong ito, nais ko rin pong i-welcome ang ating mga kapatid na nandito sa ating Zoom conference. Ang ating mga kapatid mula sa iba't ibang dako ng daigdig. Inaanyahan ko po kayong lahat na buksan ang inyong mga videos upang makita po ang nagagandahan, nagagwapuhang anak ng Panginoon, anak ni Yahweh El Shaddai dito sa ating Zoom conference. Ayan, kaway-kaway mga kapatid. Ayan po, itong mga nakikita nyo po ang ating mga kapatid na yan ay mula sa iba't ibang dako ng daigdig, mula sa USA, Canada, Hong Kong, London, Italy, mula sa Greece, mula sa UK, mula sa Australia. Meron tayo mula sa Australia, mula sa Austria, at syempre mula sa Pilipinas. Ayan, welcome, welcome po dito sa ating day 140 ng ating Upper Room Conference 1 in Prayer Against COVID-19. At huwag po kayong aalis at huwag po kayong magli-leave sapagkat ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ngayong tanghali na ito ay maraming tayong matututunan at bubuhos ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo na i-share po ang ating live para po mas maraming maabot ang salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Glory to God. At sa oras po ito, tayo po ay dadako na sa susunod na part ng ating program, ang Proclamation of the Gospel. At syempre, ito po ay babasahin para sa atin ng ating kapatid na full of grace, si Brother Louie Betaranta. At muli po tayong sasamahan sa pag-awit ng ating minamahal na kapatid na si Sister Kit Ponzalan. A reading is taken from Matthew chapter 15, verses 21 to 28. Then Jesus went from that place and withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, the Canaanite woman of the district came and called out, "Have pity on me, Lord, son of David. My daughter is tormented by a demon." But he did not say a word in answer to her. His disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep
of the house of Israel. But the woman came and did him homage, saying, Lord, help me. He said in reply, it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. He said, please, Lord, for even the dog eat the scraps that fall from the table of their masters. Then Jesus said to her in reply, O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish. And her daughter was healed from that hour. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinapahirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanya mga alagad at sinabi kay Jesus, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga tuta man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Oh,
Praise the Lord. To God be the glory. Purihin po natin ang dakilang pangalan ni Yahweh El Shaddai. At muli po mga kapatid, bago tayo makinig ng mabuting balita, atin po munang basahin ang atin pong guiding question for today. At ito po, as always, ito po ay hango sa atin pong gospel reading for today, which is taken from Matthew chapter 15, verse 28. Ang nakalagay po dito, "Then Jesus answered her, 'Woman, you have a great faith. Let your desire be granted.' And from that moment, her daughter was well again." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon day, gumaling ang kanyang anak. Purihin po ang ating Panginoon. At tunay nga po mga kapatid, napakaganda ng ating ebanghelyo at nakita po sa atin dito yung istorya kung saan ang ating Panginoon ay nilapitan nung babae pong ito. At alam mo mga kapatid, talagang dumarating po tayo sa pagkakataon that we could see ourselves in her. Na meron pong oras sa ating buhay pananampalataya na tayo po ay nandun sa dumadaan ng pagsubok katulad po niya. At kahit anong klaseng sigaw yung ng panalangin yung ating binabanggit, parang hindi tayo naririnig ni Lord. Kaya nga po ang atin pong guiding question for today para po sa araw ngayon. Ang atin pong guiding question, what are the things you do to strengthen your faith when God seems to be silent and distant amidst your trial and your suffering? Amen po. Sa Tagalog naman po, basahin din natin ito sa Tagalog. Ano ang mga bagay na ginagawa mo upang lalong pagtibayin ang iyong pananampalataya sa panahong pakiramdam mo'y tahimik at malayo ang Diyos sa gitna ng iyong mga pagsubok at kapighatian? Ito po ang ating bibigyan ng katugunan sa araw pong ito at gagawin po natin yan sa pamamagitan ng pagdugtong in our response. Ito po yun. One of the things that I do to strengthen my faith is... sa ating sariling wika, doon po sa gustong Tagalog, isa sa mga bagay na ginagawa ko upang pagtibayin ang aking pananampalataya ay, at eh, alam ko mga kapatid, magnilay-nilay na po tayo at mamaya pakikinggan po namin ang inyong makakatugunan. At habang naginilay po tayo, tayo po muna ay makinig ng mga buhay na patotoo ng mga kapatid nating pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Back to you, Ate Joyce. Amen! Maraming salamat, Brother Marcus, at mga kapatid. Habang tayo po ay nakikinig ng mga magbabahagi, maaari na po kayong mag-comment sa ating Facebook Live, sa mga nanonood sa FB para makapag-participate po tayo sa ating interaction. At sa mga nandito dito sa Zoom, pwede po kayong mag-chat sa amin. At syempre, mas in-encourage po namin na mag-share kayo ng live. Pero sa ngayon, tayo muna po ay dadako sa ating sharing portion, sa ating live testimony. Kung meron pong nais na mag-volunteer na mag-share ng pagpapalang natanggap mula kay Lord, taas pong inyong kamay at kayo po ay aking tatawagin. Ayan, si Sister Kit na pinagpala. Sister Kit? Ayan po, purihin po natin ang ating Panginoon. Ito po yung part 2 ng sharing ko nung nakaraan. Nais ko pong i-share sa inyong lahat na ang ating Diyos ay tunay na siya ang ating healer at siya rin po ang ating tagapagligtas. Kung nakikita niyo po na ang aking mukha po ay magaling na po sa ngayon at salamat sa Diyos, nakakalakad na po ako ng maayos at nakakaligo na rin po ako ng maayos. Sabi po ng aking kapatid, nung na-aksidente po ako, it could have been worse po na, yung worst things po, pwedeng mangyari. Pero iningatan po ako ng mga anghel ng Diyos. At sabi nga po sa Psalm 91 po, susuguin niya ang maraming anghel at silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Kaya po, maraming salamat Panginoon. Nung na-aksidente po ako, nakapagpahinga rin po ako ng medyo matagal-tagal.
At nagamit ko po yung leave ko po sa gawain. Spend more time with the Lord, spend more time with my family. And thank you, Lord. Thank you po sa ano, sa pahinga. Thank you, Lord. To God be the glory po. God bless us all. Amen. Maraming salamat. At makinis na ulit. Maganda na ulit si Sister Kit. Although, kahit may sugat dati, maganda pa rin naman. Glory to God. May mga pangyayari talaga sa ating buhay na hindi natin maintindihan kung bakit nangyari. Pero, meron siyang mensahe para sa atin. Merong mensahe ang Lord para kay Sister Kit. Nakapagpahinga siya at nagkaroon ng mas maraming time para kay Lord. Amen. At sa family. Glory to God. Purihin natin ang ating Diyos. At sa oras pong ito, sino pa po ang nais na magbahagi ng pagpapalang natanggap nila mula sa ating Lord? Meron pa po ba? Taas po ang kamay. Kung wala po, meron ako nakita kanina. Glory to God. Sino pa po ang nais? Tawagin natin si... Sister Jocelyn Firmalino. Ayan. May pagpapala ito, sigurado. Amen? Unmute po. Okay. Unmute na po. Unmuted na po. Ayan. Okay na po. Magandang buhay mga kapatid ko kay Kristo. Papasahan ko sa Panginoon kasi answered prayer po ako. Duputong ko sa aking anak na yung babae kahapon. Hindi ko po alam, na surprise po talaga ako. Nag-message po sa akin yung isang kapatiran, Sister Michelle Loy. Sabi niya, Aubrey is like giving her share. So sabi ko ganun. Anong nabasa ko lang yun during break time kasi it's my first day po kahapon ng whole day training ko po sa isa kong bagong trabaho. Thanks God. At pinagkalooban niya po ako ng isa pang bagong trabaho. Kasi 3 days po lang ako doon sa isa kong work at nag-list po kami ng hours. So God provides talaga. A great provider. So papasalamat po ako kasi sa isip ko last Saturday po, sabi ko nag-join po ako doon sa Yes ng Europe, USA and Canada. So narinig ko po yung mga share ng mga bata. So na-move po ako, sabi ko, Lord, sabi ko nawa, sabi ko ma-convince ko yung aking daughter na mag-share din po siya. So glory to God talaga, Lord. In-answer ni Lord yung aking prayer. Kahapon po, hindi ko talaga alam, di siya po nagsasabi sa akin. Pero thanks God at answered prayer, nag-share po siya. Kasi sabi ko, doon, alam ko po sa nangyari sa buhay namin. At sa dinaranas po ng aking anak, sabi ko marami po siyang matats na puso. Sabi ko, Lord, thank you dahil sinagot mo po ang aking panalangin instant po na the following Saturday. And dun po, nag-share po siya. So talagang kagabi sabi ko sa kanya, thanks na, sabi ko ganun kasi ginamit ka din ng Panginoon para po sa kasalukuyan, para po sa mga youth na ma-inspire din po sila. So glory to God. Maraming salamat po sa ating Diyos ng buhay. Back to you, Sister Joyce. Amen. Maraming salamat, Sister Jocelyn. Yun po bang anak mo itong si Aubrey? Oh, amen. Glory to God. Ang nagmamayari ng ginagamit. Salamat po at salamat sa Lord sapagkat parang lahat naman ng mga magulang iyan ang nais, no, yung makasama natin yung ating mga anak dito sa ating paglilingkod, sa ating paglapit sa ating Panginoon. Siguro kailangan lang parati tayong mag-pray kasi ako prayer ko rin yan kasi nung nagbibinata na yung mga anak ko, parang ganun din ako nung kabataan ko, parang nakukornihan ako ganyan. Pero salamat sa Lord, salamat sa panalangin ng nanay ko at pagungulit.
Bata pa lang ako, nakasama na ako at naglilingkod na ako sa gawain. Ayan. Glory to God. At sige po, mayroon pa po tayong oras. Sino pa po ang nice na magbahagi ng pagpapala mula sa ating Panginoon? Tawagin natin si Sister Ana Perez. Kasi sa malaking gawain, nagsishare ito. Dito naman sa URC, Ate Ana. Meron ba? Amen, aleluya, mapagpalang umaga, gabi, araw, at sa ating lahat. Amen, tunay po, talaga pong tayong lahat ay pinagpapala araw-araw. At ako po, maraming salamat sa Panginoon dahil malapit na po ako mag-birthday. Salamat sa Diyos at sa 61 years old na po ako, magsi-61. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa edad kong ito. Ako po ay talagang nilalagay niya pa rin ako kung saan niya gusto dito po sa gawain na ito. Maraming pagsubok, maraming persecutions, marami ng attempt to quit, marami ng attempt to go. Pero sabi nga po, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. At nagpupuri po ako sa Kanya, talagang hindi po niya ako binibitawan. At sa sitwasyon ngayon, at pandemic pa rin, maraming salamat sa Panginoon. At kami po ay tuloy-tuloy lang mag-ina, tuloy lang po ang buhay. Maraming salamat sa kalusugan na pinagkakaloob niya sa amin. At kahapon po pala, nagpapasalamat ako dahil ito nga po at talagang mag-umaga, tanghali, gabi na at tayo po ay nasa Zoom. Ang aking pong mga mata ay lumabo na at ang aking mga floaters ay galit na dahil sa ka-overstaying ko sa screen. But anyway, ayos na naman po, medyo tumaas lang ang grado. At to God be the glory dahil binibigyan pa rin niya po ako ng kaparaanan at saka maraming salamat sa mga biyaya na tayo po yung nagkakaroon ng pagkakataon na makakapunta right away at makumonsulta sa mga doktor. At yes, Sister Joyce, talagang lahat naman po tayo ay binibiyayaan ng Panginoon at dapat po talaga na ipagpasalamat. At sa lahat po na yan, to God be the glory. Back to you, Sister Joyce. Amen. Glory to God. Ate Ana, nashock ako. Hindi ko alam na you're 60 na pala. Sabi ni Sister Marie Gabriel, hindi halatang 61 si Sister Ana. Hindi talaga halata. Parang 59. Glory to God. Ikaw pala ay dual citizen na. Ay, triple. American triple. Citizen ka ba? Triple citizen. American citizen, Filipino citizen, at senior citizen. Amen! Hallelujah! Glory to God! Purihin ang Panginoon! At sige po, magtawag pa po tayo na mag-share. Malapit na ang birthday ni Ate Ana. Hintayin niyo po ang celebration dito sa URC. Ayan, si Brother Ariel. Brother Ariel, magsishare ka. Ayan. Sige po, kapatid. Ayan, mapagpalang umaga po. Mapagpalang hapon sa lahat ng ating mga kamanggagawang kasama ngayon. Magshare po ako kasi matagal na akong di nagpapatuto pag alam niyo naman. Salamat sa Panginoon. Alam po niyo, isang napakalaking blessing. Sabi nga natin na ang mga Kristiyano lang nakakakita ng blessing sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi sa maraming pagkakataon, we see this na parang hindi blessing na mayata itong pandemic nito. Pero tayong mga Kristiyano lang nakakakita ng blessing talaga sa ganitong pangyayari. Isa sa mga blessing po, actually, nung malaman po namin na magbabalik na sa eskwela ngayong nga pong katapusan ng August, ang fear ng marami sa amin na mga teachers dito, ala ka ba, isasabak kami sa pandemic, eh mga bata, papasok lahat yan, saan-saan galing, kung ano nung, ano, baka mamaya, mga asymptomatic sila, mga ganun bagay ang kinatatakutan ng marami sa amin na sasabak na muli sa malaking population na ng klase. At salamat sa Panginoon at
nakapag-decide ang amin pong administration na we will be going online, at napakabuti ng Panginoon at inihanda niya talaga, kasi bago po matapos ang taon, naka-online learning naman na po aming mga estudyante. So we are set for this year, at yun nga pong isa sa mga inilagay nilang protocols for this year is papasok kami ng mga naka-PPE kami, para kaming mga nurses din na papasok at mga naka-maskara. Yun isa sa mga protocol namin. Ayoko naman papasok na ganyan, tapos yung mga anak ko papasok din at the same school kung saan ako nagtuturo, din sila nag-aaral. At sa biyaya po ng Panginoon sa decision na yon, ay kami po ay online learning ulit. It's a napakalaking biyaya po. At isa sa napakalaking biyaya rin po na binigay ng Panginoon last year, bago po ako dun sa eskwela na aking pinagtuturuan, ang sabi, yung aking retirement, nag-apply ako, pero hindi pala pumasok dun sa aking retirement plan. So, nung nagsisimula ito nung pandemic ng by March, saka ko inupuan yung aking mga finances, saka ko na-realize na, ba, wala pala akong contribution that is going towards my retirement. At sinabi ko yun doon sa aming bago din na aming pong executive director. And when they realized it, ginawa nila ng paraan. At napakabuti po ng Panginoon, parang lahat ng aking hindi naihulog na retirement for the past year ay ibinalik nila, ibinigay nila lahat. Tapos yun nga po, merong employer part na doon sa contribution, ibinigay po lahat. Kaya napakalaking biyaya po ng Panginoon ang pagkakataong ito, na kung hindi nangyari din ang pandemic ito, hindi ko marirealize na wala pala akong retirement contribution for the years that I've been in this school. Kaya salamat po sa Panginoon sa biyayang iyan, at salamat muli, at isang nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa sitwasyong ito. Ako po ay ang URC. Totoo, nung unang panahon pa po ay ginigising ng umaga. Pero for the past months, na parang sabi ko, okay naman, di naman ano yan, okay lang. May katamaran po talaga si Brother Ariel. Na parang okay lang, may gawain naman. At ako ay nagkukumpisan ngayon. Kaya nung mawala nga po ang Kuya Jojo, may nag-text sa akin, parang yung patotoo mo, parang punong-puno ka ng pagsisisi. which is true. Ako po ay maraming, kasi alam niyo yung complacency, yun ang sakit ni Brother Ariel, parang okay lang. Pero it's not that. It is para ibigay sa Panginoon, ibalik sa Panginoon yung ibinigay niya sa atin. At yun po yung nais kong ibahagi din sa lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. Huwag po nating sayangin. Hindi natin pwedeng sabihin, we cannot say that somebody else can fill my shoes. Yes, that is true. That is very true. But while God is still using you, allow God to use you. Kaya, actually, ang kapakinabangan ng paglilingkod ay para sa atin. Nasa atin ang pakinabangan ng paglilingkod. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat. Kayo din, be encouraged na magpatotoo, magsalita tungkol sa kabutihan ng Diyos, because that is why we are called to share the goodness of the Lord. Amen po. Marami pong salamat. Amen. Maraming salamat po, Brother Ariel. Ayan. Ikaw naman na mag-share, Sister Shai. Pinagpala ka. Ako? Amen. Ikaw nga, Sister Shai. Oo nga, no, Sister Joyce. Dalawa. Ayan. Maraming salamat po, Lord. And sige po, didiretso ko na po to sa aking sharing. Maraming salamat po, Lord. Dahil patuloy mo po kami pinagpapala. Ayun, may nagko-comment na sa ating ano. Ayun, pinagpala po kami ni Lord dahil patuloy po kami binibigyan ng ayuda ni Lord. Wala man po kaming nakukuha. Kami po, wala man po kami nakukuha sa gobyerno na ayuda. Pero si Lord, grabe po magbigay ng ayuda. Amen. At patuloy ko naman po na ginagamit yung binibigay po ni Lord para magamit po sa gawain din ni Yahweh El Shaddai. Ayan po. Para po kahit araw-araw po tayo dito, wala po problema. Hindi na po ako mangangalay dahil bago na po ang upuan ko. Amen eh. Ayan, babakita po natin ha. Ayan. Bagong-bago na po yung upuan ko, hindi na po ako mangangalay. Kahit araw-araw pa po tayo dito, kahit dagdagan pa po natin ang oras natin. Pwede na po, amen.
Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatid nating pinagpapala dito sa maraming pong salamat kay Lord dahil marami po ang pinagpapala dito sa URC. Amen. Hindi isa na po ako doon. Lahat po tayong mga kapatid ko na araw-araw ko nakakasama ay talagang kitang-kita ko po na lahat po tayo ay pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Kaya araw-araw nyo po kaming samahan. Amen. Patuloy po tayong mag-anyaya dito po sa ating upper room conference at gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para po ito ay maging mas masaya pa po araw-araw. Amen. Bukod po sa mga ngiti, meron po tayong gagawin para mas masaya pa po. Amen. For the God's glory. Amen. Salamat po at ito po ay pinataas po sa pangalan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. 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 Maraming salamat, Sister Shai. At maraming salamat, Brother Ariel. Kanina naputol yung aking Zoom. Biglang nag-lag out. Kaya pinapasok si Ate Shai. Yun pala may plano ang Lord. At mag-share si Ate Shai. Maraming salamat, Brother Ariel, sa iyong pagbabahagi. At tunay nga, walang imposible sa Panginoon. Kung merong mga pangyayari sa ating buhay na parang mawawalan tayo ng pag-asa. Pero sa Panginoon, laging merong pag-asa, laging merong paraan para sa Lord. Amen. Sabi nga, His ways, not our ways. Amen. At Ate Shai, ang ganda ng iyong gaming chair. Congratulations! Maraming salamat sa Panginoon. Sabi dito, sana all. Glory to God. At maraming pinagpala ang Lord. Maraming nagbo-volunteer mag-share. Teka lang po. Si Sister Marie Gabriel ay mag-share din po. Sister Marie? Sige po. Good evening po sa lahat. Tama po si Brother Aldriel na bawat po biyaya ni Lord ating mong share. Actually po gusto kong i-share na ito pong ating URC ang pangalawa kong natutunan mag-Zoom. Yung una po may nagturo po sa akin sa taga-Spain na mag-join kami doon sa Bologna chapter na anniversary. So natuto po ako mag-Zoom. Tapos dito po sa URC nang ipasok po ako ni Brother Louis dito. Tapos mga ilang buwan na po ako, sabi ko po, ba't ang gaganda ng mga wall nyo doon sa, yung tabak nyo ba? Sabi ko, paano ba yan magkaroon? Sabi ni Brother Louis, sa laptop lang yan, saka sa mga computer ano. So nung bago mawala si Brother Jojo, naisip ko pong bumili ng laptop o kaya yung iPad. Kasi nga, mas gusto ko kasi yung nakikita ko po lahat ng mga ano. Kasi pag ito nga pong phone, pag gusto ko makita kayo isa-isa, ini-scroll ko po siya bago ko screenshot. Eh pag laptop, 'di ba, at saka computer, makikita nyo pa. Ngayon po nung last week, na-meet ko yung matagal ko ng friend, umating kami ng birthday. Tapos yun po, nagkukwentuhan kami ng mga pinagkakaabalahan ko, nakikita naman po pala niya na yung nga nasa virtual Zoom ako or ganun. Tapos po, sabi ko gusto kang bumili ng laptop eh. Yung pala po, sabi niya, meron akong laptop sa bahay. Bago pa yun, hindi ko naman nagagamit kasi nga wala siyang time sa amo niya. Tapos ano, so nung sabi niya, ibibigay nga daw po niya sa akin. Kaso umuwi po kami noong Linggo na wala na po sa oras, hindi niya po nakuha. Kaya kanina po, nagkita kami. Kaya ibinigay na po niya. Kaya ito po, pag-aaralan ko po, sigurado pong mapupuyat ako dito sa laptop na Acer. Kaya po, ayan. Kaya pag-aaralan ko po ito. Kaya maraming salamat po kay Lord sa blessing na ito. Dahil matututunan ko na rin kung paano kayo makita ng isahang screen lang po. Saka po, ang pangalawang isi-share ko po, yung nagpasok po ako kanina sa SSS ko ng, ano, sabi po kasi ng SS, meron daw po akong makukuhang benefit doon sa aking sick leave. So, nag-ano po ako doon para ipapasok na lang po nila yung bawat araw ng sick leave ko na makukuha ko pong benefit, ipapasok na lang po nila doon sa bank account ng Pilipinas. Kaya maraming salamat sa araw na ito kay Yahweh El Shaddai at saka sa URC team na ito, na sa URC family. Ready na po ako para sa celebration ng virtual gawain natin sa susunod na mga Sabado po. Kaya po maraming salamat po sa inyo lahat at saka kay Yahweh El Shaddai. Thank you Lord, thank you Yahweh, thank you Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Marie. Hindi na uubos ang... Hello, nawala na.
Amen. To God be the glory. Hallelujah. Sister Joyce, asan ka man naroroon ngayon? Sister Joyce! Ikay bumalik po uli. Hallelujah. Ate Shai? Kuya June? Nandiyan na po si Sister Joyce. Okay. Ayan. Go ahead, Sister Joyce. Amen. Patuloy na po tayo sa ating live interaction with the participants. At muli po, dadako muna po tayo sa ating spirit song. Hindi na sanay. Ayan, dadako muna po tayo sa ating spirit song. Sasamabotan na ating kapatid, Sister Arlene Salazar, from Toronto Chapter.
Yes, Lord, that is our continuous prayer, that you may continue to send forth your Holy Spirit upon each and every one of us. Allow your Spirit to continue to enkindle in us the fire of your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Muli po mga kapatid, isang mabiyaya, mapagpalat na paghimalang araw po sa lahat po sa atin dito po sa ating day 140 ng atin pong Upper Room Conference at ganoon din po sa mga nakasubaybay po sa atin sa ating Facebook Live. At dumadako na nga po tayo mga kapatid sa atin pong interaction kung saan ang ating katanungan para sa araw pong ito ay pagbibigyan natin ng ating katugunan. So ang ating guiding question po mga kapatid ay hango po from our gospel reading for today and we're going to read it again for the benefit of those na hindi po nila nadinig. So our guiding question will be taken from this key verse, Matthew 15 verse 28. Then Jesus answered her, "Woman, you have great faith. Let your desire be granted." And from that moment, her daughter was well again. Basahin po natin ito sa ating sariling wika. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo." At nooy di, gumaling ang kanyang anak. Sa ating ebanghelyo nga po ngayon mga kapatid, like we said earlier, nakita po natin kung paano ang babae pong ito ay lumalapit sa ating Panginoon. Dahil meron po siyang mabigat na problema o suliranin, yung kanya pong anak na babae ay meron pong karamdaman. Pero mapapansin po natin na hindi po siya parang pinakinggan ng ating Panginoon. But then, nakita naman po natin na hindi naman po natapos yun doon sa pangyayari pong yun. Mas lalo pa po niyang pinakita yung kanyang pananampalataya, kaya at the end, sabi po ng Panginoon, "Great is your faith." So ngayon ang ating pong guiding question, my brothers and sisters, what are the things that you do to strengthen your faith when God seems so silent and distant amidst your trial and your suffering? Basahin din po natin sa ating sariling wika. Ano ang mga bagay na ginagawa mo upang lalong pagtibayin ang iyong pananampalataya sa panahong pakiramdam mo'y tahimik at malayo ang Diyos sa gitna ng iyong mga pagsubok at kapighatian? Sasagutin po natin itong guiding question natin mga kapatid sa pagdudugtong ng ating respond. Ang sasabihin lang po natin, one of the things that I do to strengthen my faith is, kung gusto niyo pong Tagalog, pwedeng-pwede din po, isa sa mga bagay na ginagawa ko upang pagtibayin ng aking pananampalataya ay, para po pasimulan ng ating interaction, para po kay Brother Marcus, one of the things that I do to strengthen my faith when God seems to be distant and quiet in times of my suffering is continuous prayer. Yung tinatawag po nating persistence in prayer. Pag sinabi naman po natin kasing persistent prayer, hindi po ito yung paulit, hindi ito yung paulit-ulit na panalangin. Hindi, it's not the same prayer over and over again. Pero ito po yung tuloy-tuloy na pananalangin. Yung sa kanya lang po tayo lalapit talaga. Kasi after all, siya lang naman po talaga yung may kakayahan na magbigay sa atin ng kasagutan sa ating mga problema, kagalingan sa ating karamdaman, at ng mga bagay na ating kailangan sa buhay. At ngayon mga kapatid, para pagbigyan daan po ang inyong mga katugunan, kasagutan sa ating pong guiding question, binibigay ko na po sa inyo ang ating power trio, Brother June, Sister Shai, and Ate Joyce. Back to you po. Amen! Nandito na naman ulit ako para kung kabuti. Lumulubog lumilitaw. Glory to God, glory to Christ Jesus. At ngayon po, pasimulan na po natin ang ating interaction with the participants. At para po sagutin ng tanong na yan, isa sa mga bagay na ginagawa ko upang pagtibayin ng aking pananampalataya ay patuloy na dumalo ng mga ganitong gawain. Kahit sa kabila ng pandemya, hindi tayo mapipigil sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. At bumubusina si Brother June. Brother June, bakit pati busina mo naging gentle? Siyempre, alam mo na yan, sisters, because
kind and gentle. Okay, napakahaba ng ating babasahin, Sister Joyce. Kaya simulan na po natin. Galing po kay Sister Ana Perez ng USA. One of the things I do to strengthen my faith is to be still, wait, and pray. Continue serving the Lord through the music ministry. At sabi naman po ni Sister Mercy Makasait ng Montreal chapter, one of the things I do to strengthen my faith is continuously praying, asking for the guidance of the Holy Spirit. God bless us all. At sabi naman po ni Sister Joy Cabral ng SCG, one of the things I do to strengthen my faith when God seems He's not listening is continuously be inspired by His words, believing that there's always time for everything. There were times na talagang minsan kailangan natin ng kausap. I seek counseling po sa ating mga disciple. Sabi nga ni Brother Louis, our Barnabas, lahat naman ng ating panalangin may kasagutan. It may be yes kung talagang sa atin. No kung alam ni Lord na may mas nakakabuti sa atin. At wait for the right time na ibigay ni Lord ang ating kahilingan. Glory to God. God bless you, RC family. At galing naman po kay Sister Kit, one of the things I do to strengthen my faith when God seems so far is to pray and pray. Also, I ask for the prayers from our kapatiran. Kapit lang po kay Yahweh El Shaddai, kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi komportable. God bless us all po. At sabi naman po ni Sister Lisa De Leon, one of the things I do to strengthen my faith is to keep praying. Keep still and always put in mind that God has always a perfect timing and God will never leave nor forsake us. Thank you and God bless us all, URC family. At sabi naman po ni Sister Faye Corpus ng Toronto, one of the things I do to strengthen my faith is to keep praying and hearing the word of God sa mga gawain, especially dito sa URC. Thank God. God bless us all, URC family. At galing naman po kay Sister Susie, one of the things I do to strengthen my faith is to keep myself busy listening to the word of God, basahin at pagnilayan ito, and praying at kulitin si Lord, lalo sa panahon ngayon na hindi open ang simbahan for fellowship. Thank you and God bless us all, URC family. At galing naman po kay Sister Annalisa Lipa, one of the things I do to strengthen my faith is to keep it burning by watching and hanging up in this kind of virtual gawain like the URC and to lead our family in our intercessory prayer every night. Persistency in prayer with humility leads us so near to God. At sabi ni Sister Maria Teresa ng Bulacan, patuloy na tiwala sa Diyos, huwag bibitaw sa Kanya, at patuloy na makinig sa salita ng Diyos, at patuloy na pagdarasal. Amen! At sa akin naman po, Sister Joyce, one of the things I do to strengthen my faith is always listening to the Word of God and sharing the joy that comes from God because I am kind and gentle. Sister Joyce, naisingit mo pa talaga yan. Glory to God. Ah, tawagin po natin Sister Nancy Villano. Sister Nancy, pa-unmute na lang po. Glory to God. Ah, katawa si Brother John. So, katulad po ng mga nakakarami, ayan po, sa virtual ko po, pray and never give up. Continue on praying. Pray and never give up. Yun lang po. Glory to God. Maraming salamat po, Sister Nancy. Glory to God. At tawagin po natin. Susunod, ang lakas daw ng tawa ni Sister Susie sa'yo, Brother June. Tawagin po natin, Sister Angel. Sister Angel. Amen. Magandang umaga po, pagpalang umaga sa ating lahat, pagpalang tanghali, gabi. Nahuli mo ako, Sister Joyce. One of the things to strengthen my faith is to do whatever it takes, that I continue to pray, magbababad sa salita ng Diyos dito po sa URC. At umatin po ng mga gawain po sa iba't ibang chapter. Ito lang po. Salamat po sa Diyos. Thank you po.
Amen. Salamat po, Sister Angel. At tawagin po natin Sister Lani Ignacio. Sister Lani, nabasa na ba sa'yo? Ulitin mo na lang po. Sister Lani. Amen. Praise the Lord. Good morning po, good evening, and good afternoon. One of the things I do to strengthen my faith is to trust the Lord with all my heart and always pray. Ito po yung isa sa favorite verse ko po kasi sabi sa Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, yun lang po. Praise the Lord. Thank you. Salamat po, Sister Lani. At tawagin po natin Sister Mary Ann Ta. Sister Mary Ann. Day lang po. Ayan po. Glory to God. Good evening po. Good morning. Good afternoon po sa lahat. Isa sa mga bagay na ginagawa ko upang pagtibay ng aking pananampalataya ay ang patuloy na pananalangin po, at marami pong salamat sa URC na ito dahil dito po ako talagang humuhugot ng kalakasan sa lahat ng bagay po, na kahit ang pandemyang ito ay napakatagal na, ay dito tayo, ito ay talagang blessing din po sa atin dahil pag may trabaho po ako, hindi po ako makakaupo dito na makikinig ng mga sharing at saka mga yung mga gospel sharing ng ating mga preacher. Talagang nakaka-bless po. Salamat po. Salamat po, Sister Mary. Tawagin po natin Sister Ludivina. Sister Ludivina. Unmute muna po. Ayan po. Morning. Good morning. Good evening. One of the things that I do to strengthen my faith is to be submissive and patient to the will of God. Lahat ng hinihiling ko, hinihintay ko, hindi ako nag-aapura because I know it will come on due time, in His time palagi. Tsaka thy will be done, Lord. Thank you. Salamat po, Sister Ludivina. Ang sabi nga, patience is a virtue. Amen. 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 Tawagin natin Sister Marie Gabriel. Glory to God. Sister Marie. Sister Marie. Ako ba nawala? Sister Marie. Ah, si Sister Marie yung nawala kasi gumagalaw pa kayo. Sige po, habang wala pa si Sister Marie, tawagin natin Sister Jocelyn Firmalino. Huwag muna, hindi na namin babasahin. I-share mo na lang po, Sister Jocelyn, yung iyong chinat. Ayan. Unmute na lang po, sis. Ayan po. One of the things I do to strengthen my faith is to pray, fully trust God, that in His perfect time, He will answer my prayer, and read the scripture to keep my heart burning serving Him. And yung nga sabi ni Lord, that when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Back to you, Amen. Salamat po. Patuloy lang tayong magdasal. At Sister Shai, meron ka po sa Facebook Live? Amen, ating Joyce. At ito po, umpisa na po natin ang ating pagbabasa sa ating mga comments sa ating FB Live. Sabi po ni Sister Pilar de Ramos, one of the things to strengthen my faith is to pray to God with faith and love. Amen. Ayaw bumaba. Ayun. Ayaw bumaba ng ano ko. Wait lang po. Sabi po ni Sister Marilu Kudia, patuloy-tuloy na pananalangin at patuloy na magtiwala sa Diyos at patuloy na magpasalamat. Pasasalamat ang may pananampalataya kahit nasa gitna ng pagsubok ay di tayo iiwan ng Diyos at patuloy na makinig sa salita ng Diyos.
At next po, sabi po ni Sister Jen Bustos Mendoza, isa sa mga ginagawa ko upang pagtibayin ang aking pananampalataya ay magtiwala pa rin po ako sa Diyos kahit na ano pa maging pagsubok na dumarating sa aking buhay. And seek God sincerely in prayer. Keep hoping, keep believing, and keep persisting. God bless po sa ating lahat, URC family. Sabi naman po ni Sister Yesha, one of the things that I do to strengthen my faith is to pray unceasingly, keep on talking to Him, kahit anong ginagawa natin, yun lamang po. God bless us all. Sabi naman po ni Sister Cathy Mina, one of the things I do to deepen my faith is balikan ko lang ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa akin. Ang pagpapagaling niya ng 2 times sa aking severe anemia na halos nag-bedridden ako and pinagaling ako sa stage 3 breast cancer. Kahit hindi ako karapat dapat, pero sa isang salita lang ng ating Panginoon, binigyan ako ng 2 ulit na buhay na kaaya-aya. Yan ang lagi kong iniisip para lalong lumalim ang aking faith. To God be the highest glory. Amen. At ang aking naman pong katugunan, isa sa mga bagay na ginagawa ko upang pagtibayin ang aking pananampalataya, ngayon po, kagaya din po ng ating mga kapatid, patuloy po na pananalangin at patuloy po na magtiwala na kahit sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala sapagkat si El Shaddai ay lagi nating kasama. Amen. Kaya, back to you, Ate Dio. Amen. Dapat kinanta mo, Sister Shai. Glory to God. At sabi ni Brother Richard, isa sa mga bagay na ginagawa ko para patibayin ang aking pananampalataya sa oras ng pagsubok ay ang pagtawag sa Kanya ng taimtim at buong puso at ang pag-alala sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa aking buhay sa oras ng mga pagsubok at suliranin. God bless URC. Meron pa siyang chat. Di nga, 61 na si Sister Anna, parang 45 lang eh. Oh, diba? Di sila makamove on, Ate Anna. Glory to God. At tawagin po natin, okay na si Sister Marie Gabriel. Sister Marie, pa-unmute po. Good evening po. Nagsasalita pala ako kanina, wala. One of the things I do to strengthen my faith is to pray continually and I trust the Lord with all my heart. At saka po lagi kong iniisip yung password ng ating servant leader na IYFI, increase your faith yourself. Thank you po. Back to you, Sister Joyce. Salamat, Sister Marie. Tawagin natin Sister Ria. Sister Ria? Pa-unmute po. Hello, magandang gabi, magandang umaga sa lahat. One thing I do to strengthen my faith, first of all, is to have a right relationship with God. If I have already a right relationship with God, I can cry on to God, I can beg God, and just focus on Jesus, never give up, and be humble always and ask, seek, and knock to God. And keep your prayers, persevere on your prayers. That's it. Thank you. To God be the glory. Thank you very much, Sister Ria. And dahil nag-English ka, let's call on Brother Marvin. Brother Marvin, can you share? Good morning. This is Marvin in Seattle chapter. Can you hear me okay, Joyce? Yes, yes, Brother Marvin. Okay, good. Thank you for answering. Now I know. What do I do to strengthen my faith? I don't know. I can't say what I do to strengthen my faith, but I know what does strengthen my faith. And that's the beautiful music that I hear,
on the URC, all the songs touch my heart. And the musical ministry here is so beautiful and wonderful. It strengthens my faith a lot. I just love the music ministry here. And also the word of God that I get at URC strengthens my faith. And thank God for URC. And I'm here and happy. And happy birthday, Anna. And the strange things happen in our lives. And I'm here today thanks to Anna. And Anna, you invited somebody to the URC who invited me. So thank you so much. I want to say I appreciate that, Anna, that things happen in strange ways. And you're instrumental in more than what you know. And bless you all and glory in God. Amen. Thank you, Joyce, and glory be to God. Thank you very much, Brother Marvin. Thank you so much that you have touched your lives. And because you busina, Brother June, please share in English. Yes, I busina, Sister Joyce. So we will continue reading, okay? From Sister Tess Manuel from Seattle, one of the things to do and strengthen my faith is keep remembering sacred of Jesus and Jesus Nazarene. Appeared in my dreams telling me, do not be afraid, I am here for you. He appeared in my dreams for many times, and of course, my personal collection with him. Sister Joyce, meron pa po, the things I do to continue praying, hearing the words of God, trust and believe that God is always working for our, give him praise and thanks in every situation in our life, good and bad, to fulfill his plan and purpose for each and everyone. For I know the plan I have for you, to plan to prosper, not to harm you. Amen. Advance happy birthday po kay Sister Anna. Hindi po mukhang 60, parang 16 lang. Ha ha ha. God bless us all. You are si Fanny Miguel. May po yan kay Sister Vioni Palera. Sister Joyce, take it away. Amen. Glory to God. Sister Anna, hindi talaga sila makamove on sa'yo. Glory to God. Sabi ni Sister Josephine or Sister Lenny ng Montreal, one of the things I do to strengthen my faith is to make God my first priority always. God bless us all. Ate Anna, ito pa, sabi ni Sister Jocelyn, me too, Sister Jess, can't believe Sister Anna is turning 61. Oh my God. Glory to God. Sige po, at dahil nagbabadya na ang ating oras, Brother Marcus, nandyan ka pa ba? Brother Marcus! Praise the Lord, praise the Lord. Meron pa tayong 2 minutes, Ate Joyce. Meron pa daw tayong 2 minutes. Isulit natin, magtawag pa tayo. Tawagin natin si Sister. Teka, Sister, wala akong makita. Sandali lang po. Tawagin po natin si... Ayan, Sister. Ito, hindi buo yung pangalan eh. From Vancouver, Sister Luz. Unmute na lang po. Mahina, medyo mahina po, Sister Luz. Palapit na lang po ng konti yung mic. Good morning po, mga kapatid. At good Amen. Good po sa parting Northern America. At ganun din, good evening and good afternoon po sa parting Pilipinas po. O kung saan man yung naanhan ng oras nito, Panginoon. Maraming salamat sa URC na ito, kasapagkat marami akong natutunan dito, verse by verse. At the same time, mga kapatid, ang aking ginagawa po para lalong tumatag ang aking pananampalataya sa ating Panginoon ay patuloy na pray, patuloy na kumakapit sa Panginoon, at aking ginanghahawakan ang kanyang mga pangako, at ganun din po ay mini-meditate ko po ang ano. Minsan minibititate ko kung yung mga aking kahilingan ba ay ito ay kung kailan iya ay bibigay niya doon, sapagkat ang sabi nga ng Panginoon ay mayroon siyang perfect time sa bawat isa. Amen? So maraming salamat. Joyce, back to you. Amen. At nakangiti na si Brother Marcus. Brother Marcus? Amen. At dyan po natin pansamantala
pinuputa lang atin pong interaction. Mga kapatid, muli po maraming maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang katugunan at kasagutan sa atin pong guiding question dito po sa Zoom Live, sa mga nag-chat, and of course dito po sa atin pong Facebook Live. At ngayon mga kapatid, sama-sama po natin pagnilayan muli ang ating gospel reading for today, verse by verse, sa pamumuno po ng mga kapatid po nating disciple preacher, at ibigay na po natin ito sa kanila kay Brother Louis Betaranta. Praise God. Purihin, purihin natin ang Panginoon. Tunay po napakabuti na ating Panginoon, at ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay punong-puno na naman po ng pagpapala. At kagaya po ng ating pong tradisyon dito sa Upper Room Conference, mihingal ako, tumakbo ko sa baba. Glory to God. Katulad po ng ating pong tradisyon dito, ang mabuting balita, which is the gospel for the day, ay atin pong hihimayin, atin at bibigyan po ng kapahayagan ng ating mga kapatid na mga kapwa tagapaghayag ng mabuting balita, ay hihimayin ito upang mapalalim po ang ating ugnayan sa salita ng Diyos. Ngayon po, ang una pong magbabahagi from verse 21-22. Walang iba kundi si Brother Perry Ketlauer. Brother Perry. Amen, amen, amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Magandang umaga po, Yahweh El Shaddai. Brother Louis, good morning po. Brother Rafi, good afternoon sa lahat po nang nakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. At Lord, help us. Patuloy po kami tulungan sa aming pag-share. Amen, amen. Sabi po dito, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang kanania na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito." Leaving this place, Jesus withdrew to region of Tyre and Sidon. Tyre and Sidon po, ito po ay about 35 miles from Galilee. At ang Sidon naman po is about maybe 50 to 60 miles. So it's about 80 kilometers away kung saan ang galing po si Jesus. At siya po ay pumunta doon. At unexpectedly, hindi po unexpected yan. Siguro po it's para talaga ma-meet niya po itong Canaanite woman. Ito po yung nagsushow na talagang si Jesus po ay remarkably po yung kanyang pagmamahal. Unexpected man ito pero sa Canaanite woman. Pero po alam po natin na si Jesus naman po hindi pumupunta lang sa isang lugar para maglamriada, kundi po para noon talaga mayroon po siyang mission. So, at sabi po sa 22, a Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, "Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Dito po makikita natin Matthew, si St. Matthew po used the old term Canaanite. Kasi po yung Canaanite is an ancient enemy po ito ng Israel. Although na siya came from the Canaanite, ito po kalimitan po, so galit sila towards sa Israel. She believed po na naniwala po siya na pag lumapit siya sa Panginoon kay Jesus na yung kanyang daughter po ay mahihil. She even used the terms Lord and Son of David to address Jesus as a Son of David. Hindi po dapat ito alam ng mga Gentiles or dahil po sila ay nagwo-worship ng ibang Diyos-Diyosan. Probably at that time po, she probably worshiped Astarte na yun po ay pagan god ng panahon na yun sa kanilang lugar. At in-approach niya po dito, sinasabi niya, in God's, ito po, in-approach niya po yung, sabi niya kasi po, have mercy on me and my daughter. So, in-approach niya po dito na ang mercy ng Panginoon, God's grace po, God's grace po, give us mercy na yung hindi po natin deserve. We do not deserve mercy from God. Mercy is something undeserved. There was no merit sa kanyang part na matanggap niya po to. There was nothing on her to give the right para humingi sa kanyang daughter na mahil. Kasi nga po sila ay magkaaway. Mercy is something, yun po ang mercy is something that we found sa Panginoon natin. Mercy is a grace in operation. Yun po kalimitang naririnig natin. Ulitin ko po, mercy is a grace
in operation. Because of the love, dahil po dito, ito na po, bibigyan ko ng kaunting ka-meaning po. Yung, dahil po sa pagmamahal ng babaeng ito sa kanyang anak na siya po ay nagmakaawa. So it means po, ganun din po kuminsan sa atin. Ganun din po yung nangyari sa akin na dahil po sa nung na-hospital yung anak ko nung she is about to die, doon din po ako nag-ask ng mercy sa Panginoon. Doon ako lumapit sa Panginoon. And sometimes, may mga bagay dahil po sa mga mahal natin sa buhay, may mga dahilan po na kung minsan kaya tayo lumalapit sa Panginoon. At dito po makikita natin ang babae ay ganun rin po yung nangyari. Kahit na po hindi mo gusto or sometimes hindi sa buhay natin hindi parang napipilitan ka lang. Pero po dito mo ma-realize kapag yung mahal mo na sa buhay, ang kailangan mong tawag dito, ang kailangan mong maligtas o kailangan po gumagawa ka na po ng mga bagay na kahit na po hindi ka comfortable at ma-realize natin po sa baba sa kasunod na mga version na ito yung ibibahagi sa atin, Brother Arian. Na kumisan po kahit hindi ka na comfortable, tatanggapin mo yung mga ganong salita, matatanggap mo yung mga salita na hindi mo kailangan tanggapin o makakapagsalita ka ng mga bagay na hindi kalimitan mong sinasabi is because para sa mga mahal mo sa buhay. And that sometimes God uses those and allows those things sa buhay natin para makilala natin ang tuluyan ng Panginoon and to makilala natin ang kanya, malaman natin at ma-feel natin yung love at mercy ng Panginoon. At nawa po, hindi tayo dumating sa ganong sitwasyon para bago tayo lumapit sa Panginoon. Nawa po ay makita natin ang pagmamahal at ang mercy niya para tayo po ay lalong maglingkod ng mabuti sa ating Panginoon. At yun lang po. Marami pong salamat. To God be the glory. Back to you po, Brother Lee. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Brother Perry, sa iyong kapahayagan. At muli, isang mabiyayang araw po, mabiyayang tanghali at mabiyayang gabi sa lahat. No? Kanina ay medyo hiningal si Brother Louie. Narinig ko si Brother, bumaba kasi ako. Anyway, glory to God, glory to Christ Jesus. Ngayon naman po mga kapatid, verse 23, 24, and 25 ay bibigyan naman po ng kapahayagan ng ating kapatid na muling nagbalik at ngayon ay mananatili na. Araw-araw, Brother Ariel and Deres. Amen, amen. Purihin po natin ang dakilang Diyos. Nakakatakot yun. Usaping commitment yan, Brother Louie. mga kamanggagawa, every moment with Jesus is a teachable moment. And we need to reflect on that every moment with Jesus is a teachable moment. God is teaching us a very profound message in every moment that we are encountering Jesus. And even right now, through this virtual platform, God is teaching us something. And we pray that every time we gather together, we pick something from each speaker that will really penetrate into our hearts that we will be using for our growth as Christians, for us to grow and to be used by God for His glory. What are those teachable moments? This is a moment where Jesus, as our master, highlights something on this particular passage. This is a very unusual encounter. Why? Because Jesus usually responds with a very compassionate and a very yes. Yung tipong minsan hindi ka pa humihingi, binibigay na. And Jesus usually welcomes and encourages everyone. Isaiah chapter 65 verse 24. Isaiah 65:24. Sabi ng Isaiah 65:24, before they call, I will answer. While they are speaking, I will hear. Kita niyo yung pagkakasabi, before they call, I will answer. Bago ka palang humingi, tinutugon ka na. And while they are speaking, I will hear. At habang nagsasalita ka pala, habang humihingi ka, ibinibigay din ng Panginoon. Pero this is a very unusual experience, a very unusual scenario. Why? Because this is a teachable moment, not only for the woman, but for the people around him, for especially to his disciples. Look at the response. Sabi ng susunod na verse, verse 24. And verse 23, he did not say a word in answer to her. Hindi umimik si Jesus. His disciples came and asked him,
Send her away, for she keeps calling out after us. Yung mga disciples ni Jesus, nag-intercede for her. Sige naman na, Jesus, sagutin mo na para lumayas na siya. Kung tutusin, parang, wow, very noble naman itong mga disciples. Ipinapadrino, inilalapit itong babaeng ito kay Jesus. Pero the real intention of the disciples, because the disciples were annoyed. Naiinis na yung mga disciples. Sige na nga, Jesus, bigyan mo na para umalis na siya. Was it a good intention? Definitely not. Maganda yung ginawang act, but the intention wasn't pure. Para lang lumayas na itong babae ito, sige na nga, sagutin mo na. And what is this telling us? Dito sa scenario ng ito ng babaeng ito, tatlo ang ipinakikita ni Jesus. Yung tatlong bagay na ito, sa iisang sitwasyon sinagot ni Jesus, that all prayers and pleas are heard and responded to. Lahat ng ating panalangin ay naririnig at tinutugon. Uulitin ko, lahat ng panalangin naririnig at tinutugon. Pero iba-iba yung paraan ng pagtugon. At dito sa sitwasyon ng babaeng ito, yung tatlong responses ibinigay ni Jesus. Ano yung unang response? Jesus was silent. Jesus was silent. Hindi siya umimik. Minsan pag tayo humingi, bakit kaya hindi naririnig? Narinig. Kaya lang tahimik ang Diyos. Pinaghihintay tayo. Pangalawa, Jesus said no. Bakit said no? Yung susunod na verse, verse 24, He said in reply, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. That was actually a no already. Pangatlo, he already said yes, at yung mamaya tinugon at sinugon yung kanyang panalangin. Ano ibig sabihin? Sa ating pananalangin, may sinasabi ng Diyos. God's no is as effective as God's yes. We have to remember, God's no is as effective as God's yes. Why? Pag sinabi ng Diyos na no, para sa ating kabubuti. Pag sinabi ng yes, para pa rin sa ating kabubuti. So do not think that when God is saying no to you, it means hindi kanya gustong bigyan ng pagpapala. Because God's no is as good as God's yes. At yung pangatlo na nais ko rin bigyan ng diin, yung susunod na verse, verse 25. But verse 24 again. I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Bakit sinasabi? It was a stern response. I was only sent to the lost sheep. Kung babalikan natin on the side note muli, kung babalikan natin sa panahon ng lumang tipan, yung protection ni Yahweh ay talagang para lamang sa kanyang bayan. Kaya kung if you're going to read in details the Old Testament, it's full of war. Talagang puro patayan na nakikita ninyo. Kasi pinoprotektahan ni Yahweh ang kanyang bayan. At madalas natin mababasa, purge the evil among you. Purge the people among the evil among you. Makikita natin yung sa lumang tipan laging sinasabi. Bakit? Just to keep the people of the Lord holy. At dito yung konteksto ng sinasabi kasi binigay si pinadala si Jesus para sa mga sa bayan lamang ng Israel. Pero alam natin that it was extended to all people, those who believe, dun sa mga nagpapaampon sa pangalan ng Diyos. At minsan pa, bilang pagwawakas, sa bawat panalangin ating hinihingi, may tugon ng Diyos. It is for us to discern what God's response is. Marami pong salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Ariel. No? Talaga pong ang ating Panginoong Jesucristo, bawat oras, bawat minuto, bawat sandali, ay laging may itinuturo sa atin. No? Kaya ngayon mga kapatid, ang susunod pong verse ay verse 26, 27, and 28. Bibigyan naman po ng kapahayagan ng ating kapatid, Brother Ato Kabungkal, Fratello Mio. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. Grazie, Fratello Mio. At verse 26 po, sabi po doon ay sinagot siya ni Jesus, sa pamamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. So verse 27, sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon, pero kahit ang aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sa 28 po, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo, mangyayari ang iyong hinihiling. At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Praise the Lord. Hallelujah. At dito po mga kapatid ko kay Kristo, marami po kasi yung uri ng pananampalataya at
dito po makikita natin yung persistent faith ng babae po na ito, na kung saan talagang kahit na po ganun na nireject siya, kahit na po ganun na masakit talaga yung sinabi sa kanya, pero hindi po siya natinag. Talagang nagpumilit siya, nagtyaga siya, sapagkat alam niyo po kung saan nag-ugat ito pong pananampalataya ng babaeng ito. Ito po yung nag-ugat sa, ano, sa pag-ibig ng ina sa kanyang anak. Kaya nga po lagi pa rin una yung pag-ibig eh. Sabi nga po ng 1 Corinthians 13:13, faith, hope, and love remains, but the greatest of these is love. At makikita po natin dito, dahil sa pag-ibig ng kananay woman na ito sa kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu, ay talagang kahit na po anong masakit na sinabi sa kanya, kahit na po anong hirap na kanya pong pakikipag-usap sa atin pong Panginoon, kahit na po anong pagre-reject sa kanya, talagang hindi po siya napigilan. At napaka ano po ng pananampalatayang ganito, sapagkat minsan nga po tayo, kapag hindi po nangyayari yung ating mga inaasahan, minsan tayo po dalawang sumusuko na po tayo. Pero itong babae pong ito, talagang hindi po siya sumuko. Kaya po naganap sa kanya, sabi po doon sa Hebrew chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin, nandun po yung pananampalataya ay yung katiyak na matatanggap natin ng mga bagay na inaasahan natin, at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kumbaga naandun na yung paninigurado ng babae ito na ipagkakaloob din sa kanya nito pong ng ating Panginoong Jesus, yung kanya pong hinihiling. At hindi lamang po yung persistent faith, kundi yun pong expectant faith. Kasi po, talagang dumating yung kanyang inaasahan. Kasi po, ang pag-asa at pananampalataya ay magkasama po yan eh. Kasi habang tayo po may pananampalataya, habang tayo po may pagtitiwala sa ating Panginoon, naandun din po yung ating pag-asa. Hindi po mawawala yung pag-asa natin. Sapagkat yun nga po ang sinabi sa chapter Hebrew chapter 11 verse 1. Sabi po ng verse 6 sa Hebrew chapter 11 pa rin po, without faith it is impossible to please God. At dahil na-touch ang puso ng Panginoong Jesucristo, dahil po ng pananampalataya ng babaeng ito na kung saan ini-expect na ng babaeng ito na kanyang matatanggap yung kanyang hinihiling. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sabi nga po, faith is the activator, but love is the motivator. Ibig sabihin, ang nag-motivate sa kanya para lumapit sa ating Panginoong Jesucristo ay yung pag-ibig niya bilang isang ina sa kanyang anak. Sapagkat alam naman natin po na kapag kahit sa ating sarili po, kahit sa ating pamilya, talagang napakadakila po ng pag-ibig ng ina sa kanyang mga anak. Kaya po mga kapatid ko kay Kristo, nasunod po, natupad yun pong sinasabi ng Hebrew chapter 11 verse 1 at saka yung Hebrew chapter 11 verse 6 dahil po sa pananampalataya po ng babaeng ito. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, yung inaasahan ng babaeng ito ay naganap po sa kanya na ipagkaloob yung kagalingan o palayasin yung masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya pong anak. Maraming pong salamat. Back to you po, Brother Louie. Praise God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa akin naman po mga kapatid na napakayaman po nitong ebanghelyong ito kasi katulad nga po na nabanggit kanina ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtuturo dito sa kanyang sabi nga ni Brother Ariel ay laging nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo. And tunay nga po. Dito po ang tinuturuan ng Panginoon ay hindi lamang po actually tayo but yung pong actual na mga karakter po doon sa ebanghelyo katulad po ng mga disipulo ng Panginoon na kung saan that time ay iba po ang kanilang nakikita. Sila po yung tinuruan ng ating Panginoon dito sa paano pong bagay. Ang nakikita po nila mga kapatid ay yung pong negatibong aspeto ng pagiging persistent ng ina na nagmamahal sa kanyang anak, no? Na naghahangad ng kagalingan para sa kanyang anak. So ano itinuturo dito ng Panginoon una sa kanyang mga disipulo? Nung in-address ng Panginoong Jesucristo nang sinabi niya na siya ay naparito lamang para sa Israel. Pero pinakita ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo na dapat tayo mga kapwa
kamanggagawa, no? Mga kapwa ko kamanggagawa, mga kapatid, we need to be, to have, dapat nakikita po natin ang pangangailangan ng ating kapwa, pangangailangan po ng ating community. Hindi po sa ating pananaw, but kundi sa pananaw na po ng ating Panginoon Diyos. So, una tinuro nga ng Panginoon dito, ay ipinakita niya kung gaano siya ka-merciful and how he understand kung ano yung pangangailangan. Though, hindi niya ibinigay lahat, no? Hindi niya ibinigay right away, but nagkaroon ng step-by-step na pagtuturo. Kumbaga, inillustrate muna ng Panginoong Hesukristo na siya ay isinugo para lamang sa bayan ng Israel. Subalit, ipinakita ng ating Panginoon doon na dapat makita natin ang pangangailangan, no, ng ating community, ng ating kapwa. At yung pinakita nga ng Panginoon na pagsasabi niya na misto lang ang hindi nga siya kumibo, no? Hindi nga kumibo, kagaya sa interaction natin kanina. Sabi, pagka hindi kumikibo ang Panginoon, anong gagawin mo, no? So anong ginawa noong babae na ludumog sa ating Panginoon? Ipatuloy niya inilapit ang kanyang pangangailangan. Patuloy niya iniluhog sa ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pangangailangan, at dahil doon ay patuloy naman siyang sinagot ng Panginoon. So nag-create, nagkaroon po sila ng conversation. Nakipag-niig siya sa ating Panginoon. So kadalasan po kasi tayo, pag tayo nananalangin, ay one way po ang ginagawa natin. Padala lang po tayo, send na lang po tayo ng send ng prayer request. Wala po tayong time para makipag-converse sa ating Panginoong Jesus. Ang ginawa nung babae, nagkaroon siya ng conversation ngayon with our Lord. Nakipag-niig siya. Ibinigay niya ang kanyang pangangailangan, pinakinggan niya ang sagot ng ating Panginoon. Madalas po diyan po tayo nagkukulang. So, tinuruan po ng Panginoon, another na pagtuturo mga kapatid, tinuro ng Panginoon, ay matuto po tayong makipag-usap sa Kanya, makipag-converse sa Kanya. Hindi lang po tayo bato, hindi lang po tayo send ng send. Kinakailang mag-receive din po tayo ng kasagutan ng ating Panginoon. At sinasagot ngayon ng ating Panginoon ng kanya nililinaw na siya ipinadala lamang sa bayan ng Israel. Pero anong sabi ng babae, lumapit siya sa kanya, ang babae lumuhod sa kanyang harapan at sinabi niya, Lord, tulungan mo ako, tulungan po ninyo ako, no? Ibig sabihin ay alam nitong babaeng ito na ang ating Panginoon, kung loloobin niya, ito ay kanyang ipagkakaloob, no? Kaya ganoon klase ang kanyang pananampalataya. So ano pinakita rin doon? Yung stages, mga kapatid, ng pananampalataya ng babaeng ito, no? Na yung kanya hindi siya naantig, no? Noong mga salita na kanyang tinanggap, na kumbaga kung sa iba nga ay panghihinaan na ito ng kalooban, no? Katulad natin mga Pilipino, pag tayo na-reject ay hindi na tayo nangangatwiran, no? Hindi na tayo nagtutuloy pa ng pagpapaliwanag, no? Tumatahimik na lamang. At kung minsan, mga kapatid, ay nagiging maling kababa ang loob naman, yung nangyayaring ganoon. Subalit ang babaeng ito, patuloy niya po iniluhog sa ating Panginoon, no? Na alam niya na mayroon siyang aasahan sa Panginoon. Sabi nga ni nabanggit nga ni Brother Ato kanina, na yung expectant faith, meron siyang inaasahan sa Panginoon, no? Ganun po dapat tayo, eh, no? Matuto po tayo na lumuhog sa ating Panginoon na walang kaduda-duda. Na lumulog po tayo sa Panginoon, tayo mayroong inaasahan. At kagaya nga po rito, mga kapatid, ay na tinawag siya ng Panginoon na napakalaki ng iyong pananalig, no? Napakalaki ng iyong pananalig. No, kaya ito isa-isa mga itunuturo ni Brother Mike niya, yung kanyang password na ano, increase your faith yourself, eh, no. Talagang winork out niya 'yon, no. Kasi yung faith nga is kaloob ng Panginoon, eh, regalo sa atin ng Panginoon 'yon. Kailangan lang pagyamanin po natin, kailangan gamitin po natin. Kaya dahil sa pananampalatayang 'yan na kanyang ginamit ng ating Panginoon, mga kapatid, ay tunay nga pong tuloy-tuloy na nagtuturo sa atin. Hindi man direkta na tayong tinuturuan, pero laging may katuruan, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. Pag nagsalita ang Panginoon, mayroong katuruan. Pag siya'y nanahimik, mayroon pa rin pong katuruan. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay ating pong perpetual
teacher. At tayo naman, bilang mga disipulo ng Panginoon, we are perpetual student naman ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya araw-araw, sa bawat araw na ginawa ng ating Panginoon, tuloy-tuloy po tayong binibigyan ng katuruan ng Panginoon. Katulad po yung ginagawa po natin, araw-araw na pakikipagniig sa Kanya, araw-araw na pakikinig na Kanya mabuting balita, araw-araw na tayo nagbabahagi, na tayo nagpa-participate mga kapatid sa forum na ito, programang ito. Bukod pa doon, of course, meron tayong mga kani-kaniyang prayer meeting natin pong inaatin na sa ating mga chapter, sa ating mga cell group. Pero mga kapatid, meron pa rin tayong ginagawa dito sa upper room conference na ito. No? Na hindi replacement para sa ating mga gawain, hindi po. Kundi ito po isa pong something na nag-a-add pa po sa ating mga activities. Hindi naman, para po tayo patuloy pang makinig at magbabad sa salita ng Diyos. At tunay nga po, ano, sa ating pakikinig, sa ating pagbabahagi, tuloy-tuloy po tayong tinuturuan ng ating Panginoon. Kaya harinawa, patuloy po nating ibahagi ang programang ito. Dahil ako, ang inyong lingkod, ay nasumpungan ko po ito nung panahon na ako'y naghahanap ng ma... Kasi lahat po nung nakakausap ko na ng mga takot, lahat ay mga natatakot. Dito, nung panahon na yon na ganoon mga kapatid, ito nasumpungan ko itong upper room conference na ito na kung saan ay ginamit na instrumento ng Panginoon upang ako'y manatili. At haba ako na may narito, tuloy naman po ang aking mission sa aking assignment. At ngayon, patapos na po ang aking mission sa Calgary, ang activities doon. Araw-araw din po. At araw-araw nga, pero natutunan ko mga kapatid, ano, araw-araw man tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Araw-araw man natin ginagamit yung kanyang kaloob na kalakasan sa atin. Araw-araw din pong patuloy tayong pinagkakalooban ng Panginoon ng kalakasan, ng pag-asa, at patuloy pong tinuturuan ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa, sa kanyang pagiging Diyos natin, sa pakanyang pagiging tao, no? Natuturuan tayo na ang ating Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pakikinig ng mabuting balita. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang pagpapalalim po ng ating ugnayan sa ating sasalita ng Diyos. At ngayong gabing ito, patuloy po tayong sasamahan ng ating kapatid, Brother Rafi De Los Reyes. Brother Rafi. Ayan. Hello. Ayan na. Meron na pong sound. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, sa gawain po, napakarami na po mga natitisod. May mga natitisod dahil nga po sa mga attitude ng mga ilang mga workers, no? Dahil hindi nila nagugustuhan minsan yung pamamaraan, yung mga approaches, yung mga pag-uugali ng mga manggagawa. Pero kahanga-hanga itong Canaanite woman na hindi niya inalaw na matisod siya, na hindi magandang mga pakikitungo sa kanya ng mga alagad ng Panginoon na ang tingin sa kanya ay nuisance, istorbo, sagabal, makulit, nag-iingay, susunod-sunod. At hindi niya rin inalaw ang kanyang sarili na matisod sa unang gesture na ipinakita ng ating Panginoon na isang snob na para bagang walang pakialam sa kanya, gaputok man ay hindi siya pinansin. At nung si Kristo naman ay nagbukas ng kanyang bibig, nandun pa rin yung babae, hindi siya nag-walk out, hindi siya na napikon o nainis o nagtaray-taray doon, mga kapatid. Hindi na wala yung kanyang poise. Na? Humble pa rin siya at nagmamakaawa pa rin. At nung ang Panginoon ay bumukas ang kanyang bibig at labi, masakit ang nadinig. Ibang para bagang si Kristo ay nagpakita na siya po'y racist or very discriminating yung sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon ay sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Hindi ka kapuso, hindi ka kapamilya, hindi ka kaespiritu, hindi ka namin kadugo, hindi ka kababayan, foreigner ka, isa kang pagan na kinikilala mong Diyos ay si Baal, si Chemos, Astarte, Asherah, the Canaanite. So wala kang bahagi sa biyaya ng Diyos sapagkat hindi ka Israelita. Racist and very discriminating ang sinabi ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pero yung babae, humble pa rin.
hindi nag-walk out, hindi nagtaray. Hindi po siya nainis o naggalit, mga kapatid, no? Andun pa rin siya at lumapit kay Kristo at nagpatira pa sa kanyang harapan at Lord pa rin ang kanyang tingin kay Kristo. Panginoon pa rin, ha? Mga kapatid, at ang sabi niya ay tulungan po ninyo ako, Panginoon. Andun pa rin ang Lord. At ito naman ang sinabi ng Panginoon na dapat sana maantig ang kalooban niya, pero iba pa rin ang image ni Kristo dito. Ang sabi ng Panginoon, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Wow. Ito, sa puntong ito, pwede na siguro magwala, mag-walk out, at magtaray ang Canaanite woman, but not this Canaanite woman. Humble pa rin siya, ito sabi niya sa Panginoon. Tunay nga po, Panginoon. Ngunit, ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Very brilliant, sharp ang Canaanite woman, very observant. Why? Sapagkat kahit dito sa atin sa Pilipinas o kahit sa abroad, nakikita ko, may mga dalawang klase ng aso. Yung asong kalsada, nagala, na kahit ano, kinakain, madumi, pero merong domestic dog. Na minsan, nakikita po namin, mga kapatid, na mas mahal pa yung kinakain nung asong alaga kaysa sa kanilang mga katulong sa bahay. May doktor. At sa Hong Kong nga po, mga kapatid ko, inililibing pa, may sementeryo, may hospital, mga kapatid, no? Yan. Nakita ng babae yon at ang sabi niya, kaya sabi niya, hindi baling tuta, pero tuta man ay meron ding karapatang manginain sa mga mumong dalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. O dito bumigay si Jesus. At ang Panginoon marunong kumanga, marunong mag-appreciate ng konting, na kahit kaunting mga kagandahan sa atin, mga kapatid ko. At ang sabi ng ating Panginoon, bumigay siya. Sabi nga ni Brother Ray Vargas nung Sabado, napawaw ang Panginoon. Wow! What a faith! Sabi ng Panginoon, verse 28, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. Noon day, gumaling ang kanyang anak. Wow! What a faith, mga kapatid. Alam niyo, the world today is facing or experiencing the crisis of faith. Spiritual crisis, not economic only, but spiritual crisis. Particularly, yung crisis ng pananampalataya. Sapagkat ang mundo na ating ginagalawan ngayon, mga kapatid, ay patungo na sa isang mundo na godless, a godless society, mga kapatid. Palayo na ng palayo sa Diyos, mga kapatid, ang mundo ating ginagalawan ngayon, no? At yan nga po yung crisis na ating pong hinaharap. At ang pananampalataya, mga kapatid ko, hindi lamang pananalig sa Diyos na may magagawa para sa atin, kundi pananalig sa Diyos na may pananalig sa atin, mga kapatid. Hindi po tayo hihinga ng Diyos at aasahan ng Panginoon na gawin ang isang bagay na inuutos niya kung alam ng Panginoon na hindi natin makakaya, mga kapatid. Halimbawa, katulad nung iba, yung pananalig sa Panginoon. Alam ng Panginoon, mga kapatid, na meron tayong gift noon. Pero kinakailangan noon ay yung ating pong talagang sariling pagkapasya at paniniwala, mga kapatid. Dapat nating i-exercise. At yung ating pananampalataya ay hindi katulad ng isang tao na may blind o blindfolded, na para bagang itong kanyang pinapaniwalaan, parang hindi siya nakakasigurado saan ba't patungo ito. Ang ating pananampalataya ay meron pong basis. And the basis of our faith in Him ay yung kanyang revelation of Himself, that He is the God who cares, meaning God who loves us. And anong pag-ibig yan, mga kapatid ko? Agape kind of love. Love without condition. Unconditional love. Hindi lamang niya inireveal that He is the God who cares or God who loves. Nireveal niya rin na siya ang Diyos who can do all things. So He cares and He can. He can do all things. He is an all-powerful God. Walang mahirap sa Kanya. At yan ay proven and tested that God is a God who cares and God is a God who can do all things. Proven, subok na, at nararanasan po natin. So dito mo ibabase ang iyong pananampalataya sa Kanyang kapagpapahayag, sa Kanyang kalikasan, at sa lahat ng mga ginawa Niya kahanga-hangang bagay sa ating pong buhay. So ang pananampalataya ay pananalig sa Diyos na may pananalig din sa atin. Para baga, chine-cheer tayo ng Panginoon, di po ba? Mga kapatid, kapag kayo mga basketball player o boksingero ay chine-cheer, lalo silang ginaganahan, ang Panginoon, chine-cheer tayo.
ipinagyayabang tayo ng Panginoong kay Satanas, kaya yan ang anak ko, hindi ako bibigoy ng anak ko. One time, may mga palaka, mga kapatid, dalawang palaka na hulog sa balon. Ngayon, sila po ipapasag-pasag, no? Sisingap-singap, sisingap. At doon po sa lobby ng balon, naroon po yung mga salbahing palaka na sinisigawan sila. Hindi mo na, oh, mamatay ka na dyan. Hindi ka na makakaahon dyan. Kahit anong gawin yung dalawa, hindi na kayo makakaahon dyan. Mamamatay na kayo dyan. Kahit ano pang gawin nyo. Mga kapatid, ilang minuto lang, yung isang palaka, lumutang po, patay. Pero yung isa, trying hard. Papasag-pasag, mga kapatid. Sinisigawan siya ng mga salbahing palaka. Ha? Sabi ng mga salbahing palaka, isa ka pa, mamamatay ka na. Ikaw nakasunod dyan. Hindi ka na makakaalis dyan. Mamamatay ka na. Alam nyo, ibinuhos niya ang kanyang nahuhuling lakas, kanyang pong sinipa yung kanyang paa at sa di inaasang pangyari, nakalagpas siya doon sa balon. So nakaalpas siya sa balon at doon nagtaka yung mga salbahing palaka. Paano nagawa niya yun, mga kapatid ko? Tuwan-tuwa po yung palakang nakaahon doon sa balon. Yung pala, yung palakang yun, mga kapatid, bingi, hindi niya nadidinig yung mga sinasabing negative ng mga salbahing palaka. Yung isang palaka na kasama niya, hindi bingi, kaya nadinig niya yung mga discouraging words at pinanghinaan siya ng loob, kaya namatay siya. Pero yung palakang yon, bingi, hindi niya naririnig yung mga discouraging words doon sa salbahing palaka. Huwag natin papakinggan yung mga nakakapanghinang mga sinasabi ng tao, yung mga discouraging words na katulad ng ginawa ng mga apostol dito, na ang turing sa babae, nuisance, istorbo sa gabal. Pati si Kristo nga, may sinabi hindi maganda eh. Pinakinggan ba ng babae? Sapagkat alam na babae, alam ko, hindi ito ang tunay na Kristo. Kilala ko si Kristo sa matagal ko ng inoobserbansya. Alam ko na kahit minsan tahimik siya, parang hindi niya ako kinikibo, parang ini-ignore niya ako, parang hindi niya pinakinggan yung gusto ko. Alam ko, hindi yan ang tunay na Jesus. Alam ko, ang Panginoon ay Diyos na mahabagin, maawain, and God who answers my prayer. I know that my God is a God who heals, nagpapagaling, God who provides, God who protects us. I know Him. At alam kong may magagawa ang Panginoon. At ito pa isang kahanga-hanga sa babaeng ito, mga kapatid. Bakit niya na-obtain ang grace? Sapagkat yung deep home trouble or problem sa bahay, iniwan niya ang kanyang anak na lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. Uuwi ba siyang bigo nang dahil lamang sa kanyang kaartihan at pagiging insensitive? No way! Bakit ko paiiralin yung aking pagiging mataray at pagiging pikon? Hindi, lahat dulunukin ko. Handa ko magsakripisyo sapagkat ayaw kong umuwi na bigo at makita yung anak kong nagdudusa. Kaya lahat ng kahihiyan, kaya kong harapin, kaya kong magpakababa ng to na alang-alang sa anak ko na gusto kong gumaling, mga kapatid ko. At pangalawa, nagawa niyang ma-obtain ang blessing at grace sapagkat talagang humble siya. Hindi magagawa yun ang taong may pride. Yung taong may pride, doon pa lang sa apostol, bibigay na yun, makikipag-away na yun, uuwi na yun, mag-walk out yan. Pero nagawa niyang lahat ng ito sapagkat talagang mababa ang kanyang loob, mga kapatid. At yung nga, panghuli, kilala niya si Jesus. Na hindi si Jesus snub, si Kristo ay hindi insensitive, si Kristo po'y hindi racist, lahat mahal ng ating Panginoon. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon, tanggapin natin nawa ang kanyang kabagatawa at naway magkaroon tayo ng pananampalatayang katulad ng pananampalataya ng Canaanite woman. Marami pong salamat. Sakit ang di niya pinagaling.
Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagiging Diyos namin. Salamat, O God, sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord God, sa patuloy niyo pong pagkalinga sa bawat isang umaasa sa inyo. Lord, binawa, Panginoon, na patuloy niyo po kaming pagkalooban, O Lord God, ng kalakasan. Upang kami patuloy, O Lord God, lumuhog sa inyo, O God, sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, O God, sa kaloob niyo sa gabing ito, sa araw na ito, O God. Lord, binawa na baluti ng kabanal-banal ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng kalakasang aming tinanggap, O God, sa broadcast na ito. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, ipaalala sa amin, O God, na taglay namin ang kalakasang ito na nagmula sa inyo. Kaya Panginoon, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyo walang hanggang pagmamahal na patuloy niyo pong ipinararana sa amin. Salamat, O God, sa kalakasan. Salamat, O Lord God, sa kagalingan. Salamat, O Lord God, sa muli niyo po, Panginoon, O God, pagpapaalala sa amin na ni minsan, Panginoon, hindi niyo kami pinabayaan. Kahit mistula, Panginoon, O Lord God, na kami ay nakakaranas ng kawalan, nakakaranas kami ng kahinaan, subalit, Panginoon, muli niyong pinaalala at patuloy kayo nagbibigay ng kalakasan sa amin. Kaya, Panginoon, sa bawat inabot, Panginoon, O God, at aabutin pa ng broadcast na ito, patuloy po kayong mangusap. Patuloy niyo, Panginoon, ipagkaloob ang inyong kalakasan, ang kagalingan, Panginoon, your divine provision, O God, na patuloy nawa kami, O Lord God, na umasa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nakakaalam kung anong mabuti sa bawat isa sa amin. Ang Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos na tangi naming maaasahan na ni minsan, Panginoon, hinding-hindi niyo kami pinabayaan. Kaya Lord God, sa kalagitnaan, Panginoon, ng pandemyang ito na nangyayari sa buong mundo, Panginoon, nawa, O Lord God, ay magkaroon na ng lubusan, O Lord God, na paglaya ang bawat isa sa aming mga pagkakasala, sa aming mga maling gawa, O Lord God, upang aming maipagpatuloy, O Lord God, ang inyong sinimulan sa aming buhay. Kaya Lord God, dito po kami, O God, sa mga nakataasang kamay na ito, na lumuluhog sa inyo, O God. Patuloy niyo kaming kasihan, O Lord God, ng inyong kapangyarihan, na kung nangangailangan ng kapayapaan, gamitin niyo, Panginoon, ang mga nilalang niyong ito. Kung nangangailangan, Panginoon, O Lord God, ng pagkakaisa, gamitin niyo, Panginoon, O Lord God, ang mga anak niyong ito. At nawa, Panginoon, sa inyong mga kaloob, O Lord God, na pinagkaloob sa bawat isa sa amin, magamit namin ito, Panginoon, na kagaya, O Lord God, ng night woman, O God, na patuloy, O Lord God, na nanalig, patuloy na pinagyaman ng pananampalatayang inyong kaloob nang magamit namin ito para sa inyong kaluwalhatian. Kaya Lord God, narito po kaming muli, patuloy na umaasa na kami patuloy niyong pagpapatnubayan, patuloy niyo kaming gagabayan, patuloy niyong re-reaffirm sa amin, kayo ang Diyos na tangi naming maaasahan. Ito po ang samod na langin namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, and we continue to ask the intercession of the Blessed Mother to intercede and pray for each and every one of us. But Lord God, let your will be done. Let your will be done in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Brothers and sisters, let us continue to put ourselves in God's presence as we pray the Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against this virus that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted that they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest
to those who have died, especially the soul of our brother Jojo Ingan. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and save us from our fears. Grant all this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Prayer to Saint Raphael. O glorious Saint Raphael, great prince of the heavenly court, you are the medicine of God. We humbly pray to you to heal the many infirmities of our souls and the ills which afflict our bodies. If it be for a greater good, we especially ask of you an angelic purity, which may fit us to be temples of the Holy Spirit. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. You expired, Jesus, with the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelope the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived with the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion,
have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Jesus, King of mercy, I trust in you. Jesus, King of mercy, I trust in you. Jesus, King of mercy, I trust in you. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Kapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog o pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdana. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahama at walang darasal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, iyak-iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo kat silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong masala. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mamagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangin. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao kung kikilanin. Pag sila'y tumawag, naghihanda ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantong palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito.
maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat ng nakasama nating participants dito po sa ating Upper Room Conference at sa lahat po na nakasama natin sa ating FB Live. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng gumanap ngayong gabi. Sister Kit Pansalan para po sa ating music ministry. Sister Ana Perez para po sa ating Arasha Enterata. At sa mga nakasama po nating disciple preacher, Brother Marcus Canosa, Brother Ariel Enderes, Brother Perry Kevlar, Brother Apo Kabungkal, and Brother Louis Betaranta. At syempre po sa ating Assistant Head of Education, Training and Deployment Ministry, Brother Rafi De Los Reyes. Maraming maraming salamat po. And announcements po. Youth for El Shaddai Laguna Virtual Youth Gathering every Sunday, 10 a.m. 12 noon. 12 noon, 9:30 a.m. po, Manila time, ang login time, 10 a.m. to 12 noon. At para po sa Zoom ID and password, bisitahin niyo lamang po ang Youth for El Shaddai Laguna Facebook page. Ang mga kapatid po natin sa PFCC 25 Batangas ay patuloy na nag-aanyaya po sa kanilang virtual prayer meeting by Zoom and FB Live, Tuesday, Thursday, and Sunday, 2 p.m. Manila time at live na live po yan sa FB account po ng ating kapatid, Brother Edgar Santo. El Shaddai DWXIP BFI Dance Ministry, Zumayaw Kabataan by Zoom and FB Live every Friday 8 p.m. to 10 p.m. Manila time. Para po sa Zoom ID and password, listahin nyo na po ang El Shaddai DWXIP BFI Dance Ministry Facebook page. Youth for El Shaddai World, 1S John Jesus and Me, every Sunday, 3 to 5 p.m. Manila time. Para po sa Zoom ID and password, bisitahin nyo din po ang kanilang 1S El Shaddai for 1S El Shaddai Facebook page. Amen. At ang second part po ng ating basic Christian maturity
via Zoom and FB Live, August 18, 2020, Tuesday, 2 p.m. until 4:30 p.m. Dire-diretso po yan sa healing message ng ating punong lingkod, Brother Mike C. Bilarde, 5 p.m. onwards. At live na live po yan sa ating Delta Broadcasting System and YouTube channel po ng Delta Broadcasting System. At announcement po, as per instruction of our Head of Education, Training and Deployment Ministry, Brother Ray M. Vargas, we are all reminded that our 36th anniversary global celebration is fast approaching. And due to the limitation caused by this pandemic, we would like to request all chapters all over the world to send us a picture with at least 5 happy people waving their hands in the background, holding your El Shaddai banner showing the location of your chapter. This will be used for the virtual parade of banners as part of our historic event on August 29, 2020. For any clarification, please get in touch with Brother Ray M. Vargas. Let's all participate for the glory of the Lord. At yung mga picture po na isisend nyo po, yan po ang gagamitin natin para po sa parade of banners sa darating po nating 36th anniversary. Sa lahat po ng PFCC, per PFCC po ito, PFCC 1 hanggang sa dulo po ng PFCC yan. PFCC 20, halimbawa PFCC 23 Laguna, PFCC 24 Cavite, PFCC 25 Batangas, yan. Limang katao po kada PFCC na hawak-hawak po ang inyong banner. Yan. At pati po ang abroad, lahat po. Yan. At sa lahat po ng wala pa ng ating official music ministry URC share, limited edition, still available po yan. At ang ating pong anniversary shirt, available na po, kaya message lang po kayo sa amin. Maraming salamat. Salamat mga kapatid, yung kapatid, kaibigan, at sasabing always smile to see miracle in life every day. Sister Shai, your prayer warrior. Ate Joyce. Amen, amen, amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. At maraming salamat mga kapatid na patuloy na sumasama sa amin dito sa Upper Room Conference. Natapos naman po ang isang araw. Ito po ang ating day 140 at bukas po magkita-kita po tayo sa ating day 141. Huwag po kayong mawawala. At ito po ang inyong kapatid, ka-prayer partner, ka-prayer warrior, Sister Joyce, nagsasabing, let's continue to spread the El Shaddai flu, which is faith, love, and unity. Brother June? At Sister Joyce, sobrang pinagpala na naman tayo ngayong gabi. At hi nga po pala sa aking mga kumari at kumaring mga El Shaddai Singapore Music Ministry dyan na palaging nanonood. At hopefully makasama na po namin kayo. At mag-recap na po tayo, Sister Joyce. Minsan, kahit hindi ka komportable sa mga salita na iyong narinig, kailangan mo itong tanggapin upang patuloy na maglingkod sa Panginoon. Every moment with Jesus is a teachable moment. Jesus is welcoming everyone. Ang panalangin ay naririnig at tinutugon ng Panginoon. Response of Jesus, Jesus is silent. Jesus said no. God's no is as effective as God's yes. Sa bawat panalangin nating hinihingi, may tugon ng Diyos. We must have a persistent faith. We must have an expectant faith. Without faith, it is impossible to please God. Kailangan makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa at hindi ng ating pansarili lamang. We must continue to ask God for help and continue to surrender everything to God. We must have a deep conversation and connection with our Lord. We must continue to increase our faith in God. God is our perpetual teacher and we are all His perpetual students. God is teaching us continually. God knows how to appreciate. Ang pananampalataya ay hindi lamang pananalig sa Diyos, kundi pananalig na alam mong magagawa mo din. God is the God who cares. He is all-powerful God. He can do all things. Do not entertain those negative words from others. We must know our God.
our God is able to do all things. At sabi na nga po palagi ni Brother Jojo, manindigan tayo lagi sa ating pananampalataya sa Panginoon. Fight the good fight of faith. Oh, nabubulol pa ako. Hallelujah! At huwag niyo pong kakalimutan ang ating tipanan tuwing 8 p.m. ang Upper Room Conference because we are one family, one in prayer against COVID-19. So mga kapatid, i-unmute niyo na po ang inyong sarili at magbatian na po tayo. Brother Jun, nakita ko si Brother Ariel, tinutulungan ka na niya. Huwag ka kasing magpaka-gentle, hindi ba lang? Thank you po sa shirt. Thank you po. God bless you. Miss you. Miss you too. Ay, nagpatay ng video. Hi, Shirley. Hi. No battery. God bless. I love you all. Thank you po. Later, mamaya. I love you. God bless you all. Thank you, Brother Marvin. Hi, Sister Anna. Have a great day. Brother Marvin, thank you. Thank you. Good night. At magbabalik na naman po ang inyong kind and gentle prayer warrior bukas. At huwag na huwag niyo pong kakalimutan ang ating tipanan tuwing 8 p.m. ang Upper Room Conference because we are one family, one in prayer against COVID-19. So stay safe po mga kapatid at bye-bye!